Aray ko, ba't pati kamay ko? So today's day para mag-magic si Daddy sa mga hospice and sa mga sa hospital, sa mga ward. So yeah, yun natin. Bago kami umuwi sa Pilipinas, papakain kami ng ibon ulit. There's snow. Try mo. Teka. Ayun, may isa dun, no? Sa likod mo. Sa ibon na police. Ako, nasan yung tropa ko? Sabi mo yung tropa mo. Dami nila. Bobat ka sa paa ko, ha? Okay, so alas gala namin bago kami umuwi galing yung papunta ng Pilipinas. Bali, bibili kami ng pantali sa mga bagahe namin. Hindi uso tayo. Hindi kasi uso yung straw dito. Kaya ayun yung alam mo yung pantali natin sa mga box. Kitang-kita nyo ba yung uso sa mabig namin dito? Lamig. Usok na yung bunganga ko eh. Nagbe-bape na. Kaya, sakit nga lang sa ilong kapag humingi ka sa ilong, dapat bibignan. Pero pag sa bibignan, matutuyuan ka naman kagad. Bibigyan lang kami, then bukas alis na. Daling araw. Ay ano, umaga. Noon,
Nang matapos ang magic show ni Dad para sa hospice at staff ng ward ay dumating na yung oras na aalis na kami para umuwi ng Pilipinas. At naging emotional ang lahat. Lalo na yung nurse attendant namin kasi napamahal talaga siya sa amin at parang pamilya din ang touring namin sa kanya. Kahit na isang buwan lang ang tinagal namin sa Korea mismo. Hindi ko makakalain na masasabi ko na nakakamiss din yung mga memories dito sa Korea. Noong una kasi sobrang anxious ko, culture shock at nakaka-homesick siya. And I still do, syempre. But di mo rin maiwasan na may maramdaman dahil aalis na rin kayo. Siguro kung babalik man ako ulit ang Korea, tourist ang purpose. Dahil sa totoo lang, ayoko na bumalik sa Korea sa parehong dahilan kung bakit ako pumunta rito. Habang palapit kami ni Daddy sa airport, mix ang emotion namin. May part na excited dahil uuwi na kami and finally makapag-Christmas at New Year kami kasama ang family namin. At the same time ay nalulungkot lang kami dahil meron kami maiiwan na makakakilala rito sa Korea. Pero kahit na ganun ay nag-enjoy kami ni Dad sa mga natitirang oras namin dito sa Korea at nakapaglibot kami. Na-experience ng mga bibigyan ng pangyayari at marami pang iba. Kaya masabi namin na kahit ganun man ang mga pangyayari like kailangan operahan at kinabahan kami, nagkaroon ng mga thoughts at iyakan, ay nag-enjoy kami with the time we have sa bansang ito. Kusama! Basta! Sabwa! Bukas ikaw ang nagulat ka ng kanina! Pero sabi ko, hindi nagsisisagot! Kaya ka na eh! Sabi ko paraan eh! Sabi ko pa na ate na nalika medyo ako! Mabigat talaga ako! Mabigat talaga kami! Pag nagsama mo kami, mabigat talaga kami! Island, okay ka ha! Oh my God! I am back! Balik Christian PH mode na tayo!